Ngayon ay tamad. Hello mga kanoong. Ngayon ay tamad weekend ang inyong kanoong. Kaya laga-laga at prito-prito lang muna tayo. You know, sabi ng aking kaibigan na si Miss Laurely, yung kangkong na to, pakain daw niya sa baboy. Pero ito talaga yung nakagisnan kong kangkong. Pero meron kasi dito yung kangkong na mahaba yung ano, yung dahon. Yun daw talaga yung ano, kinakain-kain nila. Kaya laga. Tapos, isasaw-saw ko siya sa toyo na may kalamansi mula sa pinaka-sexy sa aming grupo na, na si Miss Rasen. Kahapon, may bit-bit siyang bag ng kalamansi. So, discarding marino, kumuha muna ako ng kalamansi bago ko nagpaalam na pahingi ako ng kalamansi. Yon! Ay, may nakaibigan. Kunin mo na muna bago ka magpaalam para hindi na siya makakapalag. Yan. Kangkong kangkong is like ang laki ng kalamansi, oh. Dito sa tabi namin, may nagtitinda ng kuno ng ano, na kalamansi. May bunga na rin. Kaso, medyo hindi pa ako confident na mag-alaga ng kalamansi. Kasi baka mamatay siya, malulungkot ako, no? Kaya hingi-hingi na lang muna tayo. Pobre! Hingi-hingi! Tapos, eto naman yung gyoza. Ayan. Dati ang ginagawa ko, nire-recta ko na siya ng prito. Ayoko, gusto kasi yung crunchy. Pero may napanood ako sa YouTube na pakuluan mo ng, ay, lagyan mo ng konting tubig, takpan mo para ma-steam, tapos saka mo ipiprito. Oh. May kasama na siyang ano, sauce. 12 pieces and may gyoza sauce na po tayo. So, ayan. Pag panggalawang tamad po ang ating weekend ngayon. Ang Sabado ni Donna Noong. Ayan. Try na to. Masarap. Promise. Dito natin isasalang yung gyoza. Lagyan lang natin ng konting tubig. Konting-konti lang. Para mas thin lang siya. And tapos ilagay na natin isa-isa yung ating gyoza. Wait, 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 wait. Tapos pag nalagay na, saka natin tatakpan hanggang sa maubusan na siya ng tubig. Oops! So, galing pa talaga to sa ano eh, sa freezer, kaya medyo nag-yellow pa siya. Okay. O, kukuha akong pantakip, takpan natin. Pan, hanggang sa mga maubusan ng tubig. Okay, antay-antay lang tayo. Habang inaantay natin yung gyoza, i-plating? May ganon, girl. Ala! May moist na siya. Ang talinong vlogger nitong ano, joke lang. Walang perfecto. Lagay na dito. Kunwari healthy, no? Kunwari. Ayan. Gusto ko yung malalaki kasi pag maliliit siya, madudurog na siya, malalabas ako ng konti. Yun. Pwede na. Yup. Ito yung gyoza sauce. Kasama na dun sa kanyang lalagyan. Ayun. Oh. Wala na, natuyo na na. Saka natin ngayon lalagyan ng mantika para maprito. Pasensya na, medyo luma na ang ating
non-stick na pan. Hindi ko to binili. Dito kasi sa Thailand, sa Big C, dati. Ewan ko kung ba't natigil na yun. Ano, kapag nag-grocery ka, bibigyan ka na ng stickers. Tapos kapag naipon mo siya, pwede mong papalitan yung stickers ng kawali o kahit anong kaserola na gusto mo. So, ilan na ba nakuha ko doon? Itong non-stick na to, na pan, at saka yung isa kong malaking kaserola para sa mga soup. Pag magluluto ka ng nilaga, sinigang, yan, mga ganyan. Sopas. Ganyan, ganyan, ganyan. Sana hindi siya manikit, no? So, ito na yung gyoza sauce. Ganyan lang naman. Instant na. Sasalsa mo na lang. Kaya pag namimiss ko siomay, eto na lang binibili ko. Kasi mahirap din kaya gumawa ng siomay. Tapos, di ba nakakamiss yung master siomay sa Pilipinas? Ay! Pag nakauwi ako, baka makaubos ako ng instant steamer nun. Ano natin kung pag siniligtad ba, eh brown na siya. Sana, no? Ala! Ito na, sinasabi ko. Dumaan na yung non-stick ko. Baka naman, joke. Wait. Ang hirap. Pag isang ano lang. So, ito masirap. Naninikit. Naninikit. Mukhang nag-ahat na kapalit yung kawali ko. Ang laka. Ito pa naman madalas kong gamitin sa pagluluto ko. Sa bagay na magbalik sila. Ayaw kasi masira. O sa bagay, lumuyain mo din naman yan. Kaso pangit na yung ano, yung presentation niya. Samay. Ayun na ha. Malapit na. Malapit na siyang masunog. Ako po ay hindi professional base sa inyong nakikita. Muntik pa tumalik. Yow, no? Diba? Hindi naman siya super tanong. Papaka na. Uy, magkano din ito? Pag in-order mo ito sa labas, ha? Parang 200 plus ang 6 na piraso. Oo. Oh. Magkano lang bili ko dito? 100. Yun, o. Oh. Ito, gagawa muna ako ng sausawa ng aming sangkaw. Panguin na natin ang ating gyoza. Isa. Masayin ka na, no? Kasi, ano, masama ang aking terrain din. At gusto kong mahiga lang. Hirap kayo magluto. Pag-iisip pa lang kung anong lulutuin mo, ba? Sakit na agad sa ulo. Oh, diba? Hindi na masime. Tapos kangkong. Para kunwari healthy. Oily na food. Tapos kunwari healthy. Eddie, wow! Bigayin na natin yung ating calamansi. Ayun o. Napakalaki at saka fresh na fresh. Ma-juice. Dalawa lang. Pero naisip ko din, no? Siguro kung may puno ako ng kalamansi dito sa bahay, wala akong tigil ng kakagawa ng sausawan. May toyo. Yun. Yung asawa ko mahilig siya sa manghang, kaya lagyan natin ng. Nasaan na yung chili powder ko? Wala na, ubos na mga kano, no? Saan niya nilagay yun? OM! Huwag na, paminta na lang. Saan niya nalagay yung chili powder? Ayan, ah, sakto. Toyo mansi. Saka kangkong.
Tapos gyoza on the side para medyo may crunch ang buhay. Tara, kain tayo. Sakto. Napagsain ko na ang aking dalaga. Nauutusan na. Ngayon may sinaing na. Medyo nabawasan ang aking trabaho. So enjoy eating mga kanoo. Bye-bye!